Nabully, lumaban, tumapang. Siya si Leonora C. o Dimples kung tawagin. Ipinanganak noong June 27, 1984 sa Dagupan City. Panganay sa tatlong magkakapatid ng mag-asawang Benjamin Lino C. at Olivia Acosta. I'm Olivia Acosta C. I'm 60 years old. I'm from San Fernando, La Union. My husband's name is Benjamin Lino C. from Baguio City and Pangasinan. I have 3 children. Leonora ay ang aking panganay. Naging isang babae. Pangalaway si Benjamin Oliver, Perbancho for short. My last is Benjamin Ted. Sila ay nagtapos lahat ng kanilang pag-aaral at may magaganda na ng buhay. Oh, Mrs., kailangan mo na palang uminom ng gamot. Pero kamusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Okay, huwag laging nakaupo ha. Kailangan gumagalaw, kumikilos para hindi magkaroon ng bed sores. Oh, nandito na pala si Nurse Olivia. Ikaw nang bahala kay Mrs. ha. Iwanan ko muna po kayo. Bahala na po si Nurse Olivia sa inyo. At alis muna ako. Okay po, ma'am. Ako pala si Bench. Nanay mo? Ah, hindi, lola ko. Matagal ka na ba dito? Bago lang ako dito. Ah, talaga? Okay lang ba kung makuha ko yung number mo? Okay lang. Pwede din pa kitang dalawin minsan. Nakilala ko ang husband ko sa Baguio Medical Center. Nurse ako doon. Siya naman ay bantay ng kanyang lola kasi typical Chinese family sila. Nagligawan lang kami. Tumigil sa pagtatrabaho bilang nurse sa Olivia at tumulong na lang sa pamamahala ng bakery ng pamilya. Hindi na rin ako nagtrabaho sa nurse. Tumulong na rin ako sa bakery. Nagbe-bake ako ng cake. Siya naman nagdi-deliver. Nalulong sa alak, sugal at pambababae ang asawang si Benjamin. Nagkautang-utang hanggang sa naisipan nilang isara ang bakery at iwan ang Pangasinan. Yung aking husband, spoiled brat, lahat ng bisyo nasa kanya. Alak, babae, sugal. Naubos halos yung kayamanan ng mami niya. Kaya lumayo kami dahil nandun, marami siyang utang, marami siyang nagahabol sa kanyang ano dahil sobra. Ang panganay nila, natapos siya ng pag-aaral. Nag-graduate siya sa UST. Ang first ay yung kuya niya, doktor. Siya, natapos siya sa UST ng commerce. Yung pangatlo, CPA. Yung pangapat, second year college. Dahil sa kanya, malungkot ang buhay namin. Oo, na-bankrupt kami. Napilitang pumasok sa public school si Dimples. Lalo pang dumami ang nambubuli sa kanya, pati ang ilan niyang mga kalaro. Nung kabataan ko, yung mga ages na nasa, siguro yung mga nasa 7, nasa magandang ano kami, sa parang luxury life. Pinag-aral ako ng piano, ballet, yung tipong talagang well of family talaga na hindi kami pwede maputikan, yung mga ganun na ano, na parang hindi kami pwede maglaro sa mga sa labas, sa kalye, bawal. Yung mga germs, sabi ng mga tito, yung mga sa family namin, kasi Chinese nga. Tapos, laging may kasabihan, yun lang. Pero mga more, kami lang magkapipinsan sa family namin yung talagang
magkakalaro, wala kaming nakasalamuha sa labas nung panahon na nasa magandang estado yung family namin. Pero yung time na naghirap yung family namin, doon nag-umpisa yung naranasan ko makipaglaro sa kali. Pero nung mag-uumpisa pala ako maglaro sa kali, nabubuli na ako noon. Kaya medyo doon na ako sa loob ng bahay. Naging loner ako nung time na yun. Mama, inaaway nila ako sa school eh. Parang lahat sila galit sa akin. Ayaw ko nung pumasok. Punta mo na nga yung eskwela niya. Kausapin mo yung teacher tungkol sa mga away sa kanya. Anak, huwag mo kasing pinapansin yung mga nanunukso tumaaway sa'yo. Paano ka makakapag-aral na kung di ka papasok sa school? Pa, ano ka ba namabayaan mo lang sila? Oh, Kinaling, kumusta? Kumusta to, Olivia? Oh, kuya! Matalo kayo. Oh, ito na ba yung pamangkin ko? Laki-laki na niya, ba't nakasimangot? Inaaway nila ako sa school eh. Balita ko sa public school nag-aaral tong pamangkin ko. Eh kasi naman kuya, ano naman naghihikahos kami. Ang dami pa namin mga utang, mga bayarin. Ang ko nga bang hirap ang buhay talaga. Olivia, huwag ka mag-alala. Benjamin, kaya ako pumunta dito, bago pumanaw si Daddy, mayroon siyang bilin. Na huwag ko kayong pababayaan. Huwag kayong mag-alala. Mula ngayon, itong mga pamangkin ko mag-aaral na sa private school. Gaya ng pagpapaaral nila sa amin. Ha? Huh? Kuya? Oo. Kuya, salamat ah. Kaya hindi ka na nila awayin. Ngumiti ka na. Anak, sa private ka na itong mag-aaral. Ang nagpaaral sa anak ko, sa hanggang elementary, hanggang high school, yung doktor na tito niya. Bago namatay ang biyanan kong lalaki, sinabi niya, nakiusap siya na pag-aralan mo. Kasi talagang yung aking husband talagang wala. Masyado siya engaged sa happy-go-lucky siya. Pero may pinag-aralan siya. Kaya lang talagang super spoiled na hindi siya marunong mag-igib ng tubig. Sa senyorito, ako lahat. Pero maski ganun, nano ko mapagmahal siyang ama. At muling lumipat sa private school si Dimples hanggang siya'y mag-high school. And yes, hindi pa rin maalis ang pambubuli sa kanya ng ilang kaklas nito. Mas naging matindi pa nga. Marami ka pang makikitang mas karapat dapat sa'yo. Maari mo na ba nibahin ang tama para sa'yo? Maging kaibigan na lang tayo. Ba't hindi natin subukan? Baka sakaling maiba. Magaling! Vintus, very good. Ang galing-galing mo. Travis, dagdagan mo pa yung emosyon mo para lumabas sa mukha mo yung talagang nilalaman ng puso mo para sa kanya. Diyan na siya! Ako dapat ang Patricia. Bakit naging ikaw? Beatrice ka dapat, di ba? Bakit napunta sa yung role ko? Baka bagay sa akin yung role ni Patricia. Sabihin mo, sip-sip ka lang. Eh, palibhasa nga sa klase nga, nangungupya ka nga lang sa akin eh. Bakit di mo sila kulamin? Di ba mangkukulam ka? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para tapusin yung test papers. Wala dapat mangongopya sa katabi o kahit saan. Kailangan lahat ng tanong dyan ay kailangan masagutan at walang iiwang blanko. Dahil kung may blanko dyan, kayo ay babagsak sa subject na ito. Okay, malapit nang matapos ang binigay kong oras para tapusin ang exam. Kailangan yung sagutan ng mga blanko sa hindi pa sa pag-exam. Okay, open sa. Tapos na ang oras. Ipasa na mga papel. Nung nag-high school ako, pumasok ako sa isang magandang school sa La Union, private school, pinag-aral ako ng tito ko. Pero doon ko naramdaman yung talagang iba na pala yung mundo ko. Hindi pala ako kabilang sa mga society nila. Kasi karamihan doon, anak mayayaman, mga bully, mga typical na tinitingnan ka pataas pababa. Anak! Pati ka pa nakabihis! Hindi ka na naman papasok, ano? Masama yung pakiramdam ko. Ang sakit dito. Asawa!
Oh, bakit? Benjamin, tinan mo itong anak mo! Palagi na lang ganyan yan! Ayaw na naman pumasok! Anak? Masakit yung ano pakiramdam ko. Ang sakit ng likod ko. Tapos ang sakit ng leg ko. Talaga masama ang pakiramdam nito. Ganon! Talaga masama yung katawan mo! O tara, doktor na kita. Sige na. Uy! Ay, hindi pa. Papasok na ako, Mami. Yung baon ko, ha? Huwag niyo kalimutan. Bye-bye! Dahil nga sa sobrang ayoko na pumasok, ang ginawa ko, nagsakit-sakitan ako eh. Parang sabi ko, mamamatay na ako, nagka-cancer ako, gano'n yung feeling ko, gano'n na yung gusto kong mangyari nun eh. Kasi ayoko pumasok talaga eh. Yung tipong bubungguin ka, tapos ikakalat namang kukulam ka. Kasi nga, may, sa Chinese, diba, may mga anting-anting na bigay ng lolo ko, so lagi ko suot. Tapos, parang ang pangit-pangit niya, yung parang ginaganon ako lagi. Kasi nga, yung mga damit ko, hindi nga nasa uso, laging wag-wag, yung time na yun. Kasi nga, hindi naman na kami ganun kaano nun eh. Pero hindi ko sinisisi yung family ko nun. Deep inside, yung father ko, galit na galit ako. Pero hindi ko siya masisi kung ano yung nangyari sa buhay namin. Parang noong una, hindi ko napansin. Unti-unti ko na lang naramdaman nung high school na ako eh. Parang feeling ko pa nga mas okay kasi nakakalaro na kami sa labas, ganun. May mga barkada na yung parang pwede na kami mag-shatong, yung mga ganyan. Lumipat na kami dito sa La Union. Ano siya eh? Hindi na siya masyadong nag-aaral yung, alam, happy-go-lucky na lang. Kasi nabubuli dahil hindi siya mayaman. Yung, pero may mga, totoo lang, maski hindi ka sila anak ng mayaman nun, meron silang pinagmayabang na hindi sila bumabagsak sa klase. May itsura sila. Kaya, kala mo, dahil magaganda yung kutis nila, magaganda yung ano nila, doon lang sila bumabawi. Oo. Sa financially, ala kami. Talaga naghihirap kami. Balas sa kami. Eh, ako, Oliver. Kain na po kayo ni Ketchup, ha? Pa, pagkasya nyo yan, ha? Alam nyo naman, di ba nagpapadala ng pera yung Julie nyo? Ang papa mo, hanggang ngayon, wala pa rin dilihens. Ikaw naman, Olivia. Lagi mo nalang akong sinisiraan sa mga anak natin. Eto nga, dumidiskarte na ako. 7.27! Swerte yan. Magkakapera na tayo, sigurado yan. Ma, alam ko na. Si Oliver at Ted muna ang papasok ngayon. O, ito. Baon mo yan. Tapos, ako naman bukas. Salitan, para kasya yung baon, di ba? Sige, ma. Ayos ka na. Sige, ingat ka, ma. Ay, gusto ko. Sige, ano? Ayos ba, ma? Pa? Huwag ka na i-stress, ma! Kailan ako. Magsasalisihan kami magkakapatid na papasok ng high school. Dahil wala kaming baon. Kumbaga, kung sinong, ano, ako bukas, absent ako, papasok yung dalawa. Tapos kung hindi, dalawa kami absent, isa yung papasok. Ganun yung nangyayari. Benji. Ma'am. Agahan mo bukas, ha? Sabi ni Mayor, maaga ka. Ah, opo, ma'am. Wait, tapos yung pinapagawa niya. Ay, pinapadagdag ni Mayor. Aba. Basta agahan mo bukas. Salamat po. Oo, alam mo naman yun. Oh, sige po, sige. Pakisabi, salamat. Oo. Benji! Alam ko, nandiyan ka! Oh, JR! Hindi dumadating yung asawa mo sa usapan namin, ha? Ang dami kong time nang ginugol dyan! Naku, naku, pasensya na, pero... Ilang araw na din hindi umuwi dito yung asawa ko. Sigurado ako naniningil yung gumagawa yun ng paraan para makadalihin siya. Naku, malapit na talaga ako mapuno sa inyo, ha? Kung hindi kayo magbabayad, sisiguraduhin ko. Naku, pasensya ka na. Hayaan mo, uunahin ka namin, badal. Pagka nakakuha kami ng pera, magbabayad talaga yun. Siguraduhin nyo, ha? Sige, ako bahala. Pasensya na. Pasensya na. Olivia! Oo! Oh. Ang anak mo, inapin mo natin. Gusto mo natin sa ospital. Ah, alika! Ano? Naku! Benji, malayo pa ba? Konti tiyan ka na lang, malapit na tayo! Ang layo naman ang ospital ngayon! Konti na lang, anak! Oh. Diyos ko! Anak, malapit na tayo, malapit na! Nung nakikita ko yung father ko na siya na yung inuutusan. Kasi dati siya yung nag-uutos nun eh. Eh, hindi mo nga marunong magpukpok ng martilyo yung tatay ko eh.
yung tipong gano'n na. Tapos yung tipong may pupunta sa bahay, maniningil, yung talagang kinakatok ka. Tapos yung na-dengue yung kapatid ko, naglalakad sila na ng pa-hospital na magpapa-CBC lang, doon sa libre. Yung tipong gano'n, yung tapos yung gusto namin mag-Jollibee magkakapatid, di kami maka-Jollibee. Yung di mo talaga makain yung gusto mo, kahit french fries lang, di mo pa mabili. Habang ako nasa grupo natin, walang maaapi at walang mabubuli. Alright! Yan ang pinsan ko! Matapang, maasahan. Lahat tayo, may mga kapitan! Tama! Ay, nung nag-college ako, nung time na yun, may mga friends ako na nakilala. Yun yung para akong nakawala na parang nilabas ko yung freedom ko. Oh. Kasi ang ginawa ng tito ko, pinag-stay ako sa house namin sa Baguio. Kasama ko yung pinsan ko, yung Pisanti, yung cousin ko. Parang siya rin na nag-introduce sa akin na maging matapang. Kasi siya, kasi nakita ko siya na parang dami niyang barkada, nagiging bully siya, ganun. Tapos parang, but what if kung gawin ko yun, sabi ko. Kaya nung may nakilala ako ng mga brads ko at saka sis ko, doon ako napasa sa fraternity. Nung time na yon mula noon, wala na ng api sa akin. Kumbaga nagkaroon ako ng angas sa Baguio. Kumbaga sabi nila, siga. Nung bata ako, ang daming kumukutos sa akin eh. Ginagawang drogo yung ulo ko. Di ako nga, pinagkakalat nila na buntis ako kahit di naman totoo. Hindi tama itong nararamdaman natin. Hindi rin tama na inaapi tayo. Kasi lahat tayo may karapatan dito sa mundo. Ito ang kinaiinisan ko. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan. Hindi dapat tayo inaapi. Dapat tayo lumalaban! Laban! Nakilala ko rin yung mga kapwang katulad ko rin na tapos sinali ako sa sorority. Yun, yung parang na-feel ko na, yun yung family ko noon, time na yun. Oo. Tapos nilabas ko yung sana, sumama ako sa teatro. Yung parang nag-bloom na naman ako nung time na yun. Mula noong mapasama sa sorority si Dimples, nabuhay muli ang tiwala sa sarili at naging mas matapang. Naging aktibo sa iba't ibang school activities at nakilala sa teatro. Hoy! Di ba ikaw yung kumutos kay Christian? Ha? Opo. Bakit mo inapin kaibigan ko? Ano bang ginawa niya sa'yo? Trip ko rin. Trip lang? Ha? Trip lang? Alam mo ba yung ginagawa mo? Sa susunod, alamin mo kung sino yung kinakalaban mo. Baka hindi ka abutan ng araw bukas, ha? Bigyan mo nga ako pera. Wala akong pangyos. Dali! Hindi namalayan noon ni Dimples na lumabis na pala ang kanyang pagiging matapang at siga, kaya't siya'y naging bully na rin. Sa sobra naman, na sobrahan. Pero yung galit ko sa mundo, doon ko rin nilabas. Kasi yung time na binubully ako nung high school at elementary, ginagawa ko na pala nung time ko, kumbaga, pati hindi ako nagre-review. Sa sobrang ano ko, dahil alam ko yung katabi ko, magaling, mangungopia ako, kukunin ko yung papel niya, papalitan ko yung pangalan ko. Pangalan niya, yung mga ganun na yung mga style ko eh. Tapos pupunta ako ng CR, mangingikil ako, iingi ako ng pangyosi, wala ako pang binayosi, iingi ako. Yung mga tipong ganun na, libre mo ako, ganun. Hi, Idol. Oh, anong problema nun? Wow, Idol ang tawag sa'yo, sikat ka na. Hi, Dimples. Ay. Ang gwapo! Ang gwapo! Ay, gwapo! Pero yung time na yun, hindi ko naman napapansin na marami rin palang mahanga sa akin kahit ganun ako. May mga naliligaw. Or dahil bully ako, kaya kinakatakot ako, kaya yung mga sikat din ng mga ano nun, nililigawan ako. Siguro, hindi ako yung typical girl. Kasi naramdaman ko kasi talaga yung pag-aapi sa akin nung high school eh. Sa sobrang feeling ko, ayoko nang maapi nung college ako. Kaya hanggang graduate ako ng college, nakatatak na sa isip ko na walang mag-aapi sa akin. Kaya gusto ko na parang nasa taas ako at nakakatulong. Pero yung puso ko, hindi naman ako yung bully na nang-aapi. Kumbaga yung doon ako sa mga typical na binubully ko rin, yung mga kapwa ko bully, yung mga ganun. Pero hindi ko binubully yung mga taong nangangailangan. Heartthrob ng campus ang nuhoy nagka-crush sa kanya. Sa dinami-dami ng gusto nito, siya ang iligawan. Panoorin mo sana yung game namin mamaya. Tsaka pwedeng mayaya ka mamaya after lunch. Hindi ko alam. Salamat. Sige na, sige na.
usap ko nung college, kaya ngayon, siyang pinakagwapo noon, yung time na yon sa, hindi ko naman alam na, na may gusto sa akin. Pero na nang naging boy, nandigaw siya sa akin, sinagot ko, kasi working student siya. Hindi siya yung typical na parang mayaman, yung ganon. Yung hardworking siya talaga, talagang kasi yung tagang gwapo-gwapo, sobrang gwapo. Kailangan natin mag-recruit this sem, kasi mamamatay na yung siro natin dito. Lalo na ngayon, marami nang gagraduate sa atin. Ay! Dimples yung crush mo! First time niyang magka-boyfriend, kaya todo ang feelings niya dito. Ibang saya ang nadama niya noong mga panahong iyon. Ang dami nagagalit sa akin, kulang na lang isumpa ako nung time na yun. Typical, simple lang dapat ng boyfriend ko, hindi daw gano'n. Halika, Dimples! Ano bang meron? Mo to, halika. Ay, naku, halika dito. Oh, tignan mo ang ginagawa ng boyfriend mo. Ah, hindi. Sigurado pa kayo? Pero, nakalika niya eh. Eh, matrona niya nga yan eh. If I know, hindi lang matrona ang kinakalantarin ng lalaking yan. May mga bading din yan. May ganun? Oo, may pera. Hindi na ako iiyak sa katulad niyang lalaki. Nalaman ko, yung first boyfriend ko, may mga girlfriend na matanda, sugar mommy niya. Nalaman ko na lang na, kasi siguro sa hirap din ang buhay niya, kaya meron siyang ganun. Kumbaga, yun yung sobrang iyak ko rin na mula noon, eh, may ano na ako sa ano ko na hindi ako iiyak sa lalaki. Noong makatapos ng kolehiyo si Dimples, agad siyang nakapagtrabaho sa DENR. Lagi siya noong pumupunta sa Regional Training Center 1 para magturo ng pagtatanim bilang kinatawan ng Department of Environment and Natural Resources. Dito niya nakilala ang lalaking muli magpapatibok ng kanyang puso. Uy, Dimples! May papakilala kami sa'yo. Bok! Bok! Si Dimples pala. Hi! I'm Philip. Hello! Sorry, matagal na kita nakikita dito eh. Ay, oo, kasi nagtitraining and nagtuturo kami ng mga planting sa DNR. Pwede kami yung parang nagpapa-ano ng planting dito. Sana kita makilala pa eh. Pwede ko ba makuha yung number mo? Ay, sige. Thank you, Bok. Hindi naman. Grabe ka. Mangbola. Wala mo magagalit kung tatawagin kita or to text kita? Wala naman. Sure ka? Oo. Okay lang ba kung yayain kita sa labas? Baka wala kayong free dito eh. Lagi naman kayong naka-duty. Hindi, gagawa ako ng time para sa'yo. Ay, grabe siya. Pumunta ako sa RTS nun kasi merong project nun sa RTC 1. Yung training school sa mga police. Pumunta ako doon kasi may mga barkada ako doon ng mga trainee, ng mga police. Doon ko nakilala yung kadete na naging boyfriend ko. Kaya ako naging, parang naging close sa class namin sa Bagsaylahi. Dahil nga, Bagsaylahi yung mga nandoon na nag-OJT. Left, right. Hi. May nadala ako pa siya ito. Ay, tama. Paboritong-paborito namin yan eh. Kaya, kakain ka mama. Ilan siya pa yung mga kasama? Oo, dala mo lang mama. Yung boyfriend kong yun yung parang pinupuntahan ko noon doon. Siya na-meet ko doon. Tapos naging, kami, okay naman yung ano namin. Nag-intern sila doon. Mabait naman siya. Last time na yun, nandun din si husband ko. Trainee sila. Sila yung trainee naman ng mga hinahandle ng mga bagsay. Alis na kami ng RTS eh. Hindi ko pa sigurado kung kailan balik namin dito sa academy. Sigurado ka? Babalik ka pa? Basta lagi kita yung message at lagi mong iingatan yung sarili mo ah. Hihintayin kita ah. Mamaya na naman, hindi ka na naman magte-text o tatawag sa akin. Basta lagi ako magme-message sa'yo. Basta lagi mong iingatan yung sarili mo ah. Pangako mo yan ha. Pangako. Hihintayin kita ah.
okay siya, wala akong masabi, mabait siya, lahat nasa kanya na. Pero nung umalis sila sa RTS, dun yung time na nawala siya. Nung bumalik na sila sa, ewan ko, sa academy or na destino kung saan, nawalaan kami ng communication. Kumbaga parang hinanap ko siya, pero parang ayaw niya magpahanap. Parang ganun, parang tinataguan ako, parang ganun. Morning. Nandiyan pa si Lordy? Yes, ma'am. Tulit. Hi, nandiyan si Philip. Hi, din po. Nandun siya. Sige, salamat. Nakita mo si Philip? Ito ha, tatapat din nakita. Ayaw ka na niyang makita. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang siya. O kaya binibiro mo lang ako. Yun ang totoo. Sinabi niya sa akin yun. Ayaw niya magpakita sa'yo. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang ako. Yun ang totoo. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Bahala kang ngayon bumaniwala. Nangako siya sa akin eh. Niloloko mo lang ako. Hingin mo naman yung number para sa akin, ah. Oh, hindi ko kasi siya kilala, eh. Ay, sige. Sige na. Salamat. Ma'am, ba't po pala kayo mamamiyak? Ako na lang po ba naman magbabalita kay Pili kapag ka nakita ko. Kunin ko po mamiyak. 095-234-56. Sabihan mo na lang, ah. Muling gumuho ang kanyang mundo nang malamang iniiwasan siya ng lalaking inibig niya nang matindi pa kaysa sa una. At sa panahon ng kalungkutang iyon, nakilala niya si Frank. Matagal, parang nasa 1 year, may git. Nag-umpisa sa cellphone na lagi siya nagtetext, tapos bigla na lang nawala. Deeply, talagang na-in love. Pero nung time na medyo nagtago na siya, lumating yung classmate namin na pumunta sa amin at sinabi na lang sa akin na ayaw magpakita sa akin. Tapos si Frank, parang ano niya sa akin, parang siya naman, kinaano niya ako, kinocomfort niya ako yung time na yun. Kaya pala kinuha niya yung number ko rin pala, si Frank. Hi. Frank? Hi. Sige po. Ay, thank you. Ikaw pala yan? Oo. Oh, eh, lagi kitang nakikita sa training academy eh. Oh, di ba kasi nagtuturo ako doon sa salamat sa mga payo mo ha. Hindi sa'yo, hindi ako naka-move on. Wala yun. Gusto ko lang kasi tumulong. Kaya ako naman nakikita ka ng lilipot lagi. Crush ako nung classmate niya. Wala siyang balak manligaw sa akin. Ang balak lang niya, makipag-istoryahan lang. Pero yung time na yun, kami naman yung parang na-developan. Dahil kasi siya yung sinasabihin ko ng problema. Nalaman ni Dimples na isang embalsamador si Frank bago pa ito pumasok sa akademya, at para kumita habang nag-training, patuloy niya itong ginagawa. So, isa kang embalsamador? Oh. Bakit? Nagbago na ba isip mo? Hindi naman. Alam mo nang meron na nga eh. Eh, yun naman pala eh. Bakit parang natatakot ka dyan? Magpakasal na tayo. Ninervous lang ako kanina mama at papa. Kaya natin yan. Magpakasal na kasi tayo. Kahit wala tayong handa. Sa kabila ng pagiging isang embalsamador, di na nagdalawang isip si Dimples na pakasalan niya ito. At dahil buntis na siya noon, inamin niya kay Frank na hindi pa sapat ang pagmamahal niya sa kanya. Kanong nalaman ang buntis ako, pinakasalan niya ako agad kahit wala kami kanya. Pero yung alam naman ni Frank nung time na yun, nung kami, wala akong pagmamahal sa kanya. Kaya siguro nung time na nung nanganak ako, nagbabae siya, parang ganun. Doon na nagsimula, nagkaroon na rin ako ng selos. Nung kunaramdaman na love ko talaga yung kasama. Noong pagkapanganak ni Dimples, nadiskubre niya na may ibang babae si Frank. Nakaramdam ng matinding selos.
At dito niya napatunayan na mahal nga niya ito. Wala kami picture ng anak mo? Nas nauna pa yung picture ng babae? Ano ba yung hindi mo na ako makakal? Ne, minsan lang yun. Minsan lang yun. Hindi ko naman siya mahal eh. Alam mo bang minahal kita? Dahil tinanggap mo ako, pero ngayon, ginaloko mo na ako eh. Wala akong kwento. Mahal, tama na. Okay, sige. Kung ganyan ang nararamdaman mo, pangako, wala ngayon, ikaw lang, at ang magiging anak natin ang pagtutuunan ko ng aking pagmamahal. Promise. Totoo. Oh, ba't nandito ka? Tahimik mo dyan na may problema ka ba? Daddy naman, alam mo naman ang problema namin sa bahay. Nakakaawa na si Mama eh. Ang dami na Excuse me? Yes? Ikaw si Leonora? Opo. Matagal na kitang kilala nung nasa DNR ka pa. Marami akong naririnig tungkol sa'yo. Magaling ka daw sa negosyo. Pwede ba akong mag-invest para business partner tayo? Ah, sige ma'am, usap po tayo. Punta na lang po tayo sa office ko. Bigay ko po yung card ko. Sure. Yun, meron isang taong nagtiwala sa akin. Kaya ako nagkaroon ng parang naging entrepreneur ako. Isang tao na hindi ko kamag-anak. Tinulungan niya ako, binigyan niya ako ng pera. Unan. Ngayon, hanggang ngayon partner ko pa rin siya. Wala. Nakita niya na ako doon sa DNR nung daladala ko na yung anak ko. Halika nga dito, kasi asawa rin siya. Na isang officer. Tapos tinuruan niya ako, ganito gagawin natin, gusto mo, ganyan. Almost 8 years na kami magkasama. Doon nagsimula. Tapos nakita ng lola ko, doon niya pinamana yung... Parang siya nagsimula nung business. Oo, parang ganun. Pero kasi malaki rin kita niya eh. Nagle-lending kami. Okay. Yun na nagsimula. Sa PNP. Tapos yun, simula nakita ng lola ko. Nagkaroon siya ng interest. Tapos parang, yun, binigay na nila yung pera nila. Kasama na rin yung mga tito ko. Kung saan-saan nakarating ang kanyang pagninegosyo, iniwan ang kanyang mga anak sa kanyang ina at itinuunang pansin sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Kasi lola ko na mahilig sa ano yun, sa kasabihan. Yung parang meron siyang premonition lagi. Kaya siguro niya inano daw sa akin. Kasi parang yung lola, yung nanay niya is Leonora. Siya Norma. Eh ako pinagsama yung pangalan nila. Leonora Norma. Parang yun. Yun yung parang gusto niya sa akin. Kasi ako panganay sa C. Panganay na babae. Yung panganay kasi namin sa C is parang hindi niya ginamit yung apelido ng C. Lino siya. Kumbaga, kaya ako pa rin ang panganay sa family ng C. Kaya ako ang inano nila. At dahil inadap siya bilang miyembro ng bagsay lahi class sa PNPA, naging advokasya na niya ang tumulong sa mga kapulisan na nangangailangan. Yung time na yung second boyfriend ko is nasa academy, di ba? Yun yung time na na-connect ako sa PNP. And then, nung time na rin yun, kahit sabi mong may bitterness, hindi ko kinagalit kasi nga, yung napangasawa ko nga, pulis din. At nang muling nagkita sina Dimples at ang naging ikalawang boyfriend nito, dito pala nagkaroon ng closure, ang kabanata ng kanilang naging relasyon. Di naman. Pag-usapan natin yung negosyo ko, ha? Oh, sige, mamaya. Babalik tayo dyan. Ano, pag-usapan natin. May pare, dun muna tayo. Sige. Uy, hi. Upo na. Ay, Dimples. Kumusta ka na? Lagi kita nababalitaan. Sobrang successful mo. Bilib nga sila sa'yo eh. Sa dami na natutulungan mo. I'm okay. Mula nung hindi ka nagpakita. Hindi ko sinasadyang hindi makipagkita sa'yo noon. Naku, hayaan mo na yan. Past is past. Saka, masaya ka na. Masaya na ako. May pamilya ka. May pamilya rin ako. Masaya na tayo. Hayaan mo na yon. So, friends? Sure. Hindi. Ano, nakita kayo? Kamusta? Ito kami inom. Wala lang, pampalipas oras lang. Kamusta? Babe, wala naman nangyari masama.
Naging mabuti pa nga eh, kasi naging mabuti kami magkaibigan. At alam mo ba, ang saya-saya ko kasi pinapaganda ka ko sa lahat na napili ko yung totoo mga mahal at makakalala. Ako ba yan? Sa ngayon ay kumukuha ng law si Frank sa isang kilalang universidad upang lalo pang makapagbigay ng magandang serbisyo sa Philippine National Police. Nakita ko yung paghihirap ng husband ko sa rank niya, sacrifices niya as a husband, sa trabaho niya. Nagbiyahe yan mula La Union hanggang Pangasinan para makapag-aral, tapos para makapagtrabaho. Yung mga sacrifices ba ng typical men in uniform talaga. Kaya doon ako nagkaroon ng ano na, pag gumandang buhay ko, tutulungan ko ang PNP. Yung husband ko is more in legal siya kasi naglo-law siya ngayon, nasa fourth year ng College of Law. Napaka-supportive niya, hindi siya yung typical na asawa na bawal lang ganito, bawal lang ganyan, hindi. Kahit alam niya sabihin natin, mga kasama ko lagi lalaki, mga classmate ko, hindi niya pinagsisira. Nakita niya kasi yung bonding namin sa klase. Ang umpisa niyan, simula nung in-adopt ako ng class 2006, doon nagkaroon ng bonding, saka ng parang vision na magkakaroon ng ganito. Merong ganito, may production. Ang alam lang namin nung kawang gawa eh. Hindi na namin in-expect na may mga, dagdag na nga ito eh. Feeding programs, yung mga program namin na pag-donate ng mga computers, laptops. Yung through my company, ako mismo, yung mga may budget kami sa social obligation, binibigay ko yung project sa class namin. Tapos nagkaroon ako ng mga scholars, yung mga pinag-aaral ako sa college, anak nung isang classmate ko na namatay. Oh, pati sa family na, circle na ng PNP ako. Tapos nagkakaroon kami ng feeding program sa orphanage. Tapos nagkakaroon na rin, basta parang gusto talaga tulong sa PNP. Parang ganun, connected. Pero kahit hindi na connect sa community ng PNP, kamag-anak. Naging kilalang pilantropo dahil sa kanyang mga advokasya, hindi lang sa hanin ng kapulisan, kundi sa lahat ng uniformadong Pilipino nagsisilbi ng buong puso sa bayan.